For today's video, ang pag-uusapan natin is ang TP-Link TLRR820N, isang budget-friendly na router na talaga namang sobrang afford. Sa halagang 580 pesos, meron ka ng sarili mong router. Pero sa review na to, titingnan natin kung meron nga ba talagang improvement sa Wi-Fi experience nyo compared sa mga provided ng router ng PLDT, Globe, or Converge, or nagsasayang lang tayo ng pera, bakit tayo bumili nito? So, let's do this review. First, is unboxing experience. Sa harapan ng box, makikita natin kung ano yung itsura ng router and at the same time, kung ano nga ba yung maximum speed, no? Ideal maximum speed ng router na to, which is 300 Mbps. At the left side, makikita natin yung features, specifications, package contents na ina-expect natin na makukuha natin kapag in-open na natin yung box. Sa backside o sa may bandang likuran naman ng box, makikita natin meron doon diagram na nagpapakita kung ano-ano nga ba yung mga ports na makikita natin doon sa mismong router. So, nandyan yung power, WAN port, LAN ports, and at the same time, a reset button para mabalik sa default configuration ng router. Sa may right side naman ng box, makikita natin kung ano-ano nga ba yung ways paano natin masi-setup tong router na to, which is pwedeng via web or via phone. Sa ilalim naman ng box, makakakita lang tayo ng mga serial numbers tsaka mga iba't ibang language na dinidescribe lang din naman yung router. So, kung makikita natin, yung box, nakabalot siya ng parang thin plastic na kailangan na natin tanggalin. Pagkabukas ng box, mapapansin natin merong karton. Yung karton, mukha siyang karton ng itlog. So, dito mismo nakalagay yung router natin. Ito, makikita natin yung power adapter. Pagpapansinin natin yung cable niya, medyo nasa kahabaan na side. So, maganda to kasi kapag yung router niyo medyo malayo sa outlet, so hindi kayo kakapusin. So, goods na goods to. Then meron din tayong manual or yung quick installation guide kung saan makikita natin kung paano nga ba i-set up yung router. So, manipis lang siya, which means madali lang talaga i-set up tong router na to. Ito na yung mismong router natin. Mapapansin natin, simple lang yung design niya compared sa mga routers na madalas natin nakikita na medyo bulky and at the same time tinginin. No, pagpasok sa bahay na halata mo agad, router yon. So, ito parang kahon lang siya na parang digibox lang na hindi mo malaan router pala unless nakita mo may antena siya. So, yung antena natin, meron tayo dalawa on both sides. Naro-rotate natin siya 180 degrees. Then, makikita naman natin sa likod ng router, ang pinaka gusto ko lang pansinin dito, NTC approved siya. So, ibig sabihin, sumusunod siya sa mga standard na talagang dineklara ng bansa natin. So, goods yun. Makikita rin natin meron tayong dalawang butas on both sides, which means pwede rin natin to i-wall mount kung saan mas medyo mas maganda siya tignan at the same time space saver kasi hindi mo na siya kailangan ilagay sa ibabaw ng lamesa na sana iba na lang yung nakalagay doon, di ba? Sa may likuran naman ng router, meron tayong power port. Dito natin isasaksak yung pinakita natin kaninang power adapter. Then meron din tayong isang WAN port. Dito naman natin isasaksak yung manggagaling na cable sa internet natin papunta sa router na to para magkaroon tayo ng internet access. Then meron din tayong dalawang LAN port. Dito pwede natin isaksak yung mga computer natin gamit ang LAN cable or Ethernet cable para makakonect sila sa internet or gusto mo lang mag-connect sa mga computers na nasa home network mo. Then, makakakita rin tayo ng isang maliit na reset button kung saan pwede natin gamitin if nakalimutan natin yung password or gusto lang talaga natin i-revert sa default configuration yung router natin. Siyempre, hindi mawawala ang libreng LAN cable or Ethernet cable. So, pag tinignan natin, medyo hindi siya ganun kahaba pero pwede na rin, sakto lang.
Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga features na meron tong router. Una sa lahat is meron siyang security feature. So, meron siyang firewall and wireless encryption. Pero common naman na yun eh sa mga routers na available sa market. Next naman is meron din siyang parental control. Ito, sobrang useful na to, especially pag meron na kayong mga anak. So, yung parental control, pwede natin siya gamitin kung gusto natin i-block yung mga certain websites para hindi nila ma-access. And at the same time, kung gusto nyo limitahan yung oras na kanilang internet access, pwede nyo rin i-set up doon sa router. Itong router na to, meron din siyang guest network. So, yung guest network, pwede natin gamitin, especially kapag yung bahay nyo, madalas kayo makareceive ng mga bisita na pinapahiram nyo yung wifi password nyo, or meron kayong business like PisoNet na gumagamit rin ng same internet na ginagamit nyo sa home network niyo. So, yung guest network, useful siya kasi isa-separate niya yung home network nyo sa guest network. So, if nagbabank transact kayo sa home network nyo, hindi nila ma-access yon. Meron din quality of service itong router na to, or yung QoS. Useful siya, especially kapag yung bahay nyo, madami kayong tao. Then, merong isang nag-work, then yung iba naglalaro lang naman. So, syempre, gusto mo yung internet is fully ma-utilize ng mga nag-work. So, using the QoS or quality of service, pwede natin i-set up yung router kung saan ipa-prioritize niya yung device nung nagtatrabaho. So, yung mga naglalaro, okay lang kahit maglaro sila ng matagal, di naman maapektuhan yung nagtatrabaho. Ngayon naman, isi-set up natin yung router. So, meron tayong two ways. Pwede natin siyang gawin via phone. Kapag phone gagamitin nyo is magda-download kayo ng app, then kukunik lang kayo sa router, then masaset up nyo na siya. For this one, yung gagawin natin is yung mas complicated, which is yung gamit ang computer. So, the first thing na kailangan natin gawin is kumunik tayo doon sa wifi na binobroadcast ng router. So, for this one, ang default SSID or wifi name niya is deeplink underscore. So, makikita nyo yun sa ilalim ng router. Kukunik lang tayo. Then, meron din password yun na by default. So, makikita rin natin yun sa ilalim ng router. So, dito makikita nyo hindi ko na siya in-input. Kasi na-input ko na siya kanina. Then, the first, next is kukunik tayo sa 192.168.0.1. The first thing na magpo-prompt sa atin is password. Itong password na to is yung for the admin account. So, maglagay lang kayo ng kahit anong password, basta tatandaan nyo. So, meron dyan mga certain details na kailangan nyo masunod para matanggap yung password. Niklik nyo lang yung button. Next is ito naman, time zone. Napin lang natin yung pinakamalapit, which is Singapore. Next. Kung hindi nyo alam yung connection type nyo, click nyo lang auto-detect. Pampadali ng buhay. Then, dynamic IP nakita nyo. Then, next. Router MAC address. Ito, hindi nyo na kailangan galawin. Next lang. Ito naman, importante ito, network name. Ito yung magiging makikita nyo wifi name kapag sinesearch nyo yung wifi. So, ilalagay ko hamster2 password. Nasa sa inyo na yun kung anong gusto nyo password. Next nyo lang. Next lang ulit. Ngayon, i-re-restart nyo yung wifi. Bakit nyo i-re-restart? Gagamitin nyo yung mga details na binigay mo sa kanya para pag nag-broadcast ulit siya ng wifi, kuha nyo na yung binigay mo. Ayan, makikita natin, nagbago na siya. Ang pangalan na ng wifi is hamster2. Ito yung password. And yun na, nakasetup na yung router niya. So ngayon, tapos na natin isetup yung router. So sobrang dali lang, di ba? Then ngayon, balikan natin. Nag-improve nga ba yung user wifi experience ko? Ang sagot ko dyan, yes and a no. So bakit yes? Kasi nagkaroon ng karagdagang features yung network ko. Nagkaroon ako ng parental control. Kung gusto ko talaga limitahan yung paggamit ko ng internet, then meron din akong QoS. Kung gusto ko talagang i-prioritize yung mga devices na gamit ko para hindi ako naglalag or mas komportable yung pagtatrabaho ko. Then meron din akong guest network, which means mas secure yung network ko. Then bakit naman no? No, kasi itong router na to is only using Wi-Fi 4. So, yung Wi-Fi 4, para sa reference nyo, ang pinaka-latest na Wi-Fi standard na available sa market is actually Wi-Fi 6. Yun, matulid yun. Yung Wi-Fi 4, sobrang medyo old technology na siya or medyo old standard na siya. So, hindi siya ganun katulad compared sa mga devices na nag-utilize ng Wi-Fi 6. So, kung nag-improve ba siya in terms of speed? No. Kasi ang mga router na pinaprovide ng PLDT, Globe or Converge, most likely ang ginagamit na niyan at most is Wi-Fi 5. So, kung ikaw ay naghahanap ng pampatulin ng
home network mo, itong router na to is hindi para sa'yo. Pero kung naghahanap ka para ma-utilize mo to the fullest yung network mo, kumbaga sagad-sagad, kung mabagal yung network mo, kung gusto mo lang talaga magkaroon pa ng ibang features yung network mo, then itong router na to is para sa'yo. So yun lang for this review. I hope mas nakita nyo kung ano nga ba itong router na to. Thank you for watching.